Hi guys, good evening. Maraming nagtatanong sa akin, lalo na yung mga aplikante namin, kung mahirap ba magtrabaho dito. Para sa akin, walang madali. Kahit naman nasa Pilipinas ka, kahit saan lugar ka, walang madali. Unang-una, masasabi ko, sa madali muna tayo. Madali, kasi maliliit lang yung bahay nila. Hindi mahirap linisin. Tapos hindi ganun kalaki yung ibang family nila. Kasi parang tayo rin naman, tao din sila. Alam nyo ba, bago ako pumunta ng ibang bansa, iniisip ko, ano kaya yung kinakain nila? Ano kaya ugali nila? Alam mo yung, ang feeling ko, alien sila. Ganun. Hindi sila tao. Na iba yung surroundings nila. Na maraming bagay na meron sa Pilipinas na wala dito. Mga ganun bang bagay? Basta, alien ang tingin ko sa kanila. So, lumapag na ako ng Taiwan. Andun yung kaba, tuwa. Kasi hindi mo alam kung ano yung dadatnan mo. Tulad natin, mga Pilipino, iba't iba ang family problems, family standards, mga ginagawa. Iba-iba yung lifestyle, iba-iba yung kinakain, iba-iba yung ayos mo sa bahay. Kumbaga, kanya-kanya tayong style. Ganon din sila. Iba't iba sila ng pamumuhay. Iba't iba sila ng surroundings. Sa tatlong pamilyang na puntahan ko, unang-una, masasabi mong level yung family nila. Natural na nagtatrabaho, natural na kumakain, may mga bata, lolo, lola, natural na pamilya. Yung ayos lang, sakto lang, ganun. Tapos, ang pinagkaiba nila, sobrang sela nila sa pag-aalaga sa bahay. Alam mo yung parang feeling ko, mas marumi pa yung damit ko kaysa dun sa sahig. Kasi makakita lang sila ng maliit na buhok. Kukulutin na. Alam mo yung buhok na, siyempre sobrang liwanag ng bahay. Makikita mo yung buhok, makikita yung maliit na bagay. Kahit yata lang gan. Kahit yung baby na alaga ko, pag nakita niya yung buhok, ituturo na niya sa iyo. Ganun siya. So, mararamdaman mo na ganun yung nanay niya, ganun yung tatay niya. Tapos, pag kumain sila, talagang lalampasuhin, aalkoholan, pati lamesa. Alam mo yung takot sila kay germs, kay kuya germs, ganun sila. So, yun. Parang nakakapagod, hindi nakakapagod yung katawan, pero nakakapagod yung utak mo. Pagod yung utak mo, sunod-sunod sa mga nangyayari. Kasi, ang hirap eh. Hindi mo na sila maintindihan. Ang dami. Yung pag-a-adjust nandoon. Diba? Second, na napuntahan ko, dalawa na lang sila sa bahay. May ibang bahay ang mga anak nila. Ang alaga ko is 93 years old. Ang ginagawa na lang niya, umupo at humiga. Dumumi sa banyo, tapos nakakateter pa siya. Ang family naman na yon, dalawang matanda sila sa bahay, yung isang 74 years old. Sobrang sungit. In short, baliw. Alam mo yung may mental disabled siya dahil ayaw niya ng friends. Ayaw niya ng... Basta yung irritable siya. Irritable siya. Kaya siguro siya ayaw kasama sa bahay ng mga anak. Irritable yung buhay niya. Tapos, matagal na siyang walang kasama sa buhay kung hindi yung alaga ko lang. Tapos, first time nila akong
caretaker, mag-aalaga dun sa matanda. So, parang hindi niya tanggap na magkaroon ng isang kasama sa bahay. Tapos, nung umalis ako, ito na, yung pangatlo. Ito na, si Nainay. Ito na yung alaga ko. Iba naman yung lifestyle din niya. Kay una, kay dalawa, kay pangalawa at kay pangatlo. Itong si pangatlo, hindi siya masyadong maselan, pero moody. Hindi mapapagod yung katawan mo kasi ako, every week, dalawang beses lang ako naglilinis ng bahay. Medyo punas-punas lang ng konti. Yung mga nahalata niyang hindi na dadapuan ng walis, yun lang. Tapos, mapapagod yung katawan mo, tsaka yung utak mo sa kanya, kakaisip. Kasi, pag wala siyang ginagawa, ang dami niyang may isip. Alam yung, ang dami niyang gustong gawin. Alam mo yung, ang dami niyang hinahanap. Parang yung taong pa ni Kopong-Kopong na gamit, hinahanap niya. Mga ganon. So, ang hirap sa damdamin kasi wala siya ibang pagbibintangan kundi ikaw. Kahit yata yung hindi mo pa nakikitang bagay, hahanapin niya sa'yo. Kasi kung di rin kayo magkaintindihan masyado. So, I use Google Translate para dun. Tapos, minsan, may mga bagay na okay siya, okay kayo. Tapos, minsan, maya-maya, hindi na kayo okay. Minsan, ang saya-saya niya. Minsan, galit na galit siya. Alam mo yung kailangan mong i-adjust yung sarili mo. Lahat, 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 i-adjust mo. Kasi, moody, lalo na pag matanda yung alaga mo. Dapat, sobra, 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 sobrang haba yung pasensya mo. Tsaka, dapat magaling ka mang uto. Uutuin mo siya para lang kumain, para uminom ng gamot. Uutuin mo siya para matulog na. Ayan, susuklayan mo, lalambingin mo. Ayan, yayakapin mo para matigil na ba yung mga iniisip niya. Tapos, aaliwin mo siya para masalin sa iba yung iniisip niya. Para mawala yung unang iniisip niya. So, para sa akin, napakadali ng trabaho sa bahay. Pero yung pag-aalaga sa matanda, napakahirap. Lalo na yan, ang oras ng ligo namin is 9 o'clock. 9 o'clock ng gabi. Ang oras ng tulog namin is 11 o'clock. Minsan umaabot pa ng 12. Minsan pag tinupak siya, lalo na nakaraan, alas 2 kabi natutulog. Tapos gigising ka ng alas 6. Minsan hindi ka talaga ako gumigising ng alas 6 kasi dadalawa lang naman kami. Wala namang ibang lilinisin. Kung may marumi naman, kaming dalawa lang. So, na-adjust, nakakapagpahinga ako. Pero depende sa pamilya na mapupuntahan mo dito sa Taiwan. Pero, sa mga Chinese, 80% mababait sila. Hindi sila madamot sa pagkain. At saka, ang Chinese naman, malalapit sila sa Pilipino Diba? Kasi, halos nga lahat ng nandiyan sa Pilipinas, Pilipino na sa Pilipinas, Chinese Diba? Halos half, maraming half Chinese, Diba? So, medyo may mga na-adapt na rin tayo sa pagkain nila. Tulad ng siomai, mga ganyan. Mga, hindi naman ganun ka layo yung pagkain nila. Hindi lang sila sanay sa maaalat. Kaya mahaba yung buhay nila kasi less sila sa maalat, less sila sa matamis. Kahit kumain ka ng tinapay dito, less sa matamis. Tapos more on gulay. And then meron din naman silang saging, mga prutas. More sila sa prutas. Matagal sila maghugas ng gulay at ng karne.
Meron sila, kompleto sila, baboy, manok, isda, baka, kompleto sila, may kambing. Kung anong meron sa atin, meron din sa kanila. No, hindi lang sila pala spaghetti. Hindi sila sa tatlong napuntahan ko, hindi sila umiinom ng malamig na tubig. Kaya ako, sanay na ako, hindi umiinom ng malamig na tubig. And then, mas more on sila sa ulam compare sa kanin. Takot sila sa lamig. Kahit malamig yung country nila, parang more on jacket sila. Tapos, isa siguro sa dahilan ng bakit mayaman ang bansang Taiwan, mga Chinese. Kasi sa Taiwan, dito lalo na, mura ang pagpagamot. Kumbaga, kami ng alaga ko, pumupunta kami ng hospital na walang bayad. Yung, alam mo yung dito na nakakapagpagamot ka, nakakabili ka ng gamot, pag may konting sakit lang, daing ka na, punta ka ng hospital. Hindi ka gagastos ng 1,000. Hindi ka tulad sa Pilipinas, konting kibot. Kulang ang 1,000 mo pag nagpagamot ka. Diba? Ganun. So dito, feeling ko kaya sila mayaman kasi hindi nila kailangan gumastos pag ng malaki pag nagkasakit sila. Ganun. Mas more on pa nga sila sa pagbili ng damit. Sa alaga ko ah. Mas mahal pa ang damit kumpara sa gamot. Mura ang pagkain kumpara sa damit. Ganun, kaya sila mayaman. Tapos, sasabayan pa nila ng puro gulay, lalo na leafy vegetable. So, kaya marami silang pera. And then, malaki yung sahod nila. Diba? Hindi katulad ng Pilipinas, maliit yung sahod nila kahit anong mangyari. Dito, sabi nga nila, katulad ng isang kakilala ko, Chinese siya, Taiwanese siya. Sumasahod siya ng 40 to 50,000 sa pagiging encoder lang. So, ang sarap ng buhay nila rin eh. So, pagtanda pa nila, hindi pa sila ganun laki gumastos. Kaya, mas maganda. Kaya kung kayo pupunta dito sa Taiwan, lahat ng sakit nyo, idaing nyo na sa doktor dito. Magpagamot na kayo lahat-lahat hanggat employed kayo sa Taiwan para mas makamura. Alam nyo, nung nagkasakit ako, inubo ako. Talagang sama-sama ng pakiramdam ko. 200 NT. May gamot ka na, napacheck up ka na, gumaling ka pa. 200 lang. Alam mo yung uupo ka lang sa harap ng doktor, hindi mo na kailangan i-medical, di ba? Uupo ka lang dito sa harapan ng doktor, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin ng sakit mo, tapos reseta na, baba, pack. Sa Pilipinas, kailangan mo pa magpa-laboratory, kailangan pa mong pakuha ng dugo, ng ganyan, ng ganun. Wow, di ba? Wala nang kailangan, kasi ubo lang yan, laboratory, nilalagnat laboratory. Diba, alam naman natin kung anong gamot sa lagnat. Di pag hindi natanggal, saka mo ilalaboratory. Diba? Ganun. Napakasimple ng pamumuhay nila dito. Kaya sila mayayaman. At hindi nila kailangan ng malalaking bahay kahit mayaman sila. Yun. Tapos, ano pa ba? Yun lang. If ever na may mga question kayo, comment lang po kayo para may didiscuss ko sa inyo. Yun lang. Thank you!